Ayan mga kabutil, bali gagawa na tayo ng regent. Sa mga nagtatanong po kung paano gawin yung regent, ganito lang yan mga kabutil, para isang explanation na lang. Bali meron po tayong binitsay na ano dito, binitsay na buhangin. Ang binitsay natin mapino. Ayan, wala na siyang bato-bato. Gamit natin pambitsay dito mga kabutil, kulambo. Bali ang capacity nitong ano na to mga kabutil, itong pre-baton na to. Yan pre-baton niya mga kabutil, pre-baton. Ang capacity nito 12 kilos na buhangin. At yung ano na to, itong pre-baton na to, 250 ml mga kabutil, sa 12 kilos na buhangin. Itong cup noodles, kaya gamit natin para hindi na tayo magtimbang. Itong cup noodles na to, isang puno mga kabutil, isang punong ganyan is half kilos. Bali magtatakal tayo ng 24 na cup noodles. Yan, isa na natin mga kabutil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Yan, 24 mga kabuti lang. Bali yung 24 na yon, lalagay natin tong ano natin, lalagay natin tong pre-baton natin. Yan bali, ito pag regent natin ito mga kabutil, wood lang yung magiging kalaban natin. Sa pangalawang regent natin mga kabutil, kailangan lagyan nyo po ng lanate. Lagyan nyo ng lanate mga kabutil yung ano na to, yung regent. Ang gagawin nyo, pagkatapos nyo ihalo to, pagkatapos nyo ihalo at napatuyo nyo na, bago nyo gagamitin mga kabutil, doon nyo po ihalo yung lanate. I-mix nyo uli. Kasi basa to, pag linagay nyo yung powder, mamumulang yung lanit. Kailangan tuyo na yung buhangin para mabilis siyang ano, mabilis na nating mayalo. Isang ano na lang to mga kabutil, isang explanation na lang sa inyo. Yan, alo na natin yung pre-baton. Yan, pagkita ko sa inyo mga kabutil, lapit ko. Ayan na po siya mga kabutil. Bali, meron pa itong tira. Gagawin natin, kukuha tayo ng tubig mamaya. Hanap ako ng chinelas. Yan. Chinelas yung gagamitin nating pangalo. Basta pagkayarin yung mag-alo nito mga kabutil, magugas lang po kayo ng kamay. Mas maganda to kung tuyo na yung buhangin nyo mga kabutil, mabilis natin siyang i-mix. Yan, ganyan lang yan mga kabutil. Tapos banlaman nyo to mga kabutil, meron panlaman. Sandali lang, kuha lang tayo ng tubig. Yan mga kabutil, linagyan na natin ito ng tubig. Bali, ihalo natin dito. Sayang yung ano nung pre-baton yung natira. Mahal ito eh, 700 plus.
Yan. Tapos haluin lang natin siya na mabuti, mga kabutil. Kailangan talagang mahalo siya na mabuti para lahat ng buhangin meron. Habang nagpapataba sila dyan, gumawa na tayo. Bali, yung 8 kilos natin na mais, mga kabutil, pwede na itong siyang pre-baton. Pag pumatak ka ng 10 pataas, kailangan dalawang timpla na or dalawang set na nito, mga kabutil. Kung alimbawa 5 kilo lang yung mais nyo, pwede na yung isang pre-baton. Ngayon yung matitirang regent nyo, itabi nyo, mga kabutil, ilagay nyo sa plastic ng abono, tapos sisako nyo. Sa susunod na mag-re-regent kayo, pwede nyo pa magamit yun. Lagyan nyo na lang po ng lanate nun. Yun na yung pangalawang ano nyo, mga kabutil. Kasi yung ibang kabutil po natin dyan, kukunti lang yung awak nilang or tinatamnan nila. Hindi naman kasi pwede na kalahati lang yung titimplahan mo, mga kabutil. Okay, gagamitin mo rin. Timplahin mo na lahat. Yan. Oh. Tingnan nyo, mga kabutil. Halong-halo na. Ngayon, ang gagawin natin, kakalat na lang natin ito. Ganyan po yung paggawa natin na regen. Yan, sana po, mga kabutil, naintindihan nyo na mabuti. No? Ngayon, kung halimbawa, napapansin nyo, mga kabutil, yung mais nyo, merong naninira, hindi lang siya uod, may lumilipad or yung naninipsip ng ano, naninipsip sa puno. Or makita mo yung dahon nagbubula or yung katawan ng mais nagbubula. Lagyan nyo po ng alika, yung pangalawang regent nyo. Lagyan nyo ng alika, mga kabutil. Halimbawa ito, isang set na to, ihalo nyo yung alika tapos i-mix nyo uli. Lagyan nyo ng lanate nun. Dati naglalagay kami na 7, ngayon hindi. Goods na to, mga kabutil, wala nang buubuo. Makikita nyo naman kung meron pang buubuong pre-baton dyan. Yan, mga kabutil, ayos na po. Hali, papatuyuin lang natin siya dito. Kahit ano lang yan, hangin lang, matutuyo itong pre-baton na ito, itong buhangin. Huwag nyo siyang lalagay ng basa, mga kabutil. Baka yung isang pre-baton nyo, hindi man magkasya sa ano yan, sa 5 kilo nyo, pag basa yung lalagay nyo regen. Yan, nice na. Ayan na, mga kabutil, yung finished product natin. Papatuyuin lang natin siya. At yun, pwede na natin i-apply sa ating mais. Yan lang yun, mga kabutil, simple lang. Kaya hopefully makatulong po sa inyo to, mga kabutil. Kaya kung makakatulong po sa inyo, sana naman pindutin nyo yung subscribe button para sa updated po kayo sa mga susunod pa nating video o sa mga susunod ko pang isi-share sa inyo.